Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Kier tungkol sa pakikipagsapalaran ng kanyang mga lolo bilang mga albularyo at mandirigma ng kabutihan. Kinagabihan, halos katatapos pa lang nilang maghapunan, ay nagsimula ng magsialulungan ang mga aso sa mga tahanan sa unahan nilang mga bahay. Sabi naman daw agad ni Lolo Ruben, "Ay! Nandito na sila! Salubungin na natin!" Kaya kinuha na nila ang kanilang mga armas at lumabas ng bahay. Pagkalabas ay tinawag na rin nila ang kanilang mga kasanggang elemento at gabay. Sinimulan na rin nila ang pag-usal ng bakod at baluti para sa proteksyon ng kanilang katawan, pati na ang pagpapakain ng dasal sa mga mahiwagang kagamitan. Hindi nagtagal ay dumating na ang hinihintay nilang aswang na susugod sa kanila. Isa iyong mataas na uri ng gabunan. Malaking tao daw iyon na may dalawang sungay. Maihahalin tulad din ang mukha sa isang aso na namumula ang mga mata at nag-uumapaw ang pag-agos ng laway nito sa bunganga na may mga pangil ang ngipin. Meron din daw itong dalawang malalapad na pakpak at ang mga paa ay katulad ng sa kambing. Tumayo iyon saglit sa harapan ng bakuran bago nagsalita. "Akalain nyo, meron palang dalawang magagaling na manggagamot sa baryong ito. Matagal-tagal na rin ako na hindi nakakainkwentro ng malalakas na kalaro. Kaya sisiguraduhin kong ikagagal ako na dumating ang gabing ito. Ang pagpatay nyo sa aking asawa ay hudyat ng pagdideklara nyo ng digmaan sa aming lahi." Mahabang litaniya pa ng malaking aswang na iyon. Tumawa naman si Lolo Ruben at sinagot ang pagmamalaki ng pinunong aswang na gabunan. "Anong sabi mo, digmaan? Sa pagkakaalam ko kasi, ang digmaan ay mahabang panahon ng labanan ng dalawang magkabilang panig. Pero ito, oras lang ang itatagal nito ngayong gabi. At uubusin namin lahat ng kalahi mong narito, pati na ang iba pang mga makakainkwentro namin sa mga susunod na panahon. Pero sayang lang, hindi mo na iyon masasaksihan, dahil ngayon na sa gabing ito ang iyong katapusan." "Iba na talaga ang panahon ngayon, no? Mayayabang na ang mga kabataan at mataas na magsalita. Hindi nyo ba alam, bata, kung ilang taon na ako, hindi pa kayo ipinapanganak, ay namamayagpag na sa kalupaang ito ang bangis ng aking kapangyarihan. Kaya huwag kayong magsalita ng tapos." Sinagot naman iyon muli ni Lolo Ruben. "Oo na, dami pang salita eh. Simulan na natin to." Pagkatapos lang ng mga sinabi niyang iyon, ay agad nang umusal lang dasal si Lolo Ruben at hinipan sa kanyang palad. At biglang nagiba ang kondisyon ng katawan, tila uminit din bigla ang ulo. Sa magkapatid na Lolo Ike at Lolo Ruben, si Lolo Ruben talaga ang tagasugod o iyong umaatake ng malapitan. Si Lolo Ike naman ang tagabitaw ng orasyong pamako na sunod-sunod sa hangin para lahat ng matamaang aswang noon ay hindi na makakagalaw at kapag nadaanan ng nanggagalit na itak ni Lolo Ruben ay siguradong hihiwalay na lang bigla ang ulo sa katawan. Agad nilang napansin ang pagdami ng aswang sa paligid. Marami din ang humarang sa harapan ng pinunong aswang. Pero imbis na matakot o panghinaan ng loob, ay ikinatuwa pa iyon ni Lolo Ruben
dahil ayaw nga nito ng kakaunting aswang. Dahil nabibitin lang siya at hindi makukuntento ang kanyang gigil sa pagpatay. Pagkalingon ni Lolo Ike sa kanyang magkabilang gilid, ay naroon na ang mga gabay nilang kapre at ang tikbalang na may kasamang aso. Nagtataka siya dahil nasaan iyon isa pa nilang gabay, iyong diwata ng kalikasan. Kaya inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid at nakita niyang naroon ang diwata sa itaas ng puno. Prenteng nakaupo at tila nakaabang upang manood ng isang magandang pelikula sa sinihan. Gamit ang isip ay tinanong iyon ni Lolo Ike kung ano ang ginagawa noon, bakit siya naroon. Ang sabi naman daw ng diwata na manunood lang siya at hindi tutulong dahil siguradong kulang pa raw ang mga kalaban para kay Lolo Ruben. Napailing-iling na lang daw si Lolo Ike sa diwata pero wala rin siyang magawa. May panggigigil na binunot ni Lolo Ruben ang kanyang mahabang itak sa tagiliran. Sabay sigaw nito habang tumatakbo papasugod. Saglit na napatakip ng kanilang mga mata ang mga nakatayong aswang sa likuran noong makita ang pagliwanag ng armas ni Lolo Ruben na tila nagliliyab na apoy ang talim noon nang maalis sa lalagyanan. Sumabay na rin sa pagsugod sa direksyon ng mga aswang ang kanilang mga gabay. Noong makitang naroon na si Lolo Ruben, nagsikilos na rin ang mga gabunan na nakaabang sa may unahan. Mabangis ang angil ng mga iyon na halatang gutom at gustong makapaminsala at kumain ng sariwang laman ng tao. Pero ang matinis na angil ay biglang nahihinto kapag nadadaanan sila ni Lolo Ruben na halos hindi malang nila namamalayan dahil sa bilis. Maging ang pinunong gabunan ay makikitaan na rin ng pag-aalala. Noong makita niyang isa-isa nang nagsisihiwalay ang ulo ng kanyang mga tauhan sa katawan ng mga ito. Kakaunti lang din kasi ang mga sinasalubong ni Lolo Ruben na nagagawa pang makasalag dahil patuloy si Lolo Ike sa pagbato ng pamako sa hangin. Ang mga nakakasalag naman ay napuputulan din ng kamay, balikat o pakpak basta kung anong matamaan sa pagtaga ni Lolo Ruben. Maririnig din sa ibang bahagi ang sigaw ng ibang aswang na ginugulpi ng kapre. At kapag nahawakan sa kahit saang parte ng katawan, ay ihinahambalos sa mga puno at otomatiko rin binabawian ang buhay. Kung nasaan banda si Lolo Ruben, ay naroon din malapit sa kanya nakasunod ang gabay na tikbalang na gamit ang dalawang itak kung tumaga habang tumatakbo ng mabilis. Kaya tila mga talahib lang din na nahahawi ang mga nakaharang na aswang kapag nadadaanan. Ang kasama naman noong aso ay tila may kakaibang bilis dahil nawawala bigla sa bilis ng takbo. Tapos makikitang muli na may kagat ng aswang at kapag iwinawasiwas ay talagang wala ng buhay ang aswang kapag binitawan. Si Lolo Ike naman ay nagpapatuloy sa pagbitaw ng tigalpo at pamako sa hangin. Dahil ang inakala nilang iilang kasamang aswang ng pinunong gabunan ay hindi lang pala iyon dahil marami pa ang tuloy-tuloy na dumarating kahit pa marami na rin sa kanilang nababawas. Napapatingin na raw muli si Lolo Ike sa itaas at kinakausap ang diwata na tumulong na. Pero nakangiti lang daw iyon at sinabing masyado pang maaga para mag-alala. Nagpapainit pa lang daw ng dugo sa laban si Lolo Ruben. Kaya ipinagpatuloy na lang ni Lolo Ike ang paulit-ulit na pagtigalpo sa mga aswang na nakakalapit sa kanya.
Tapos nagbabato pa rin siya ng pamako sa unahan. Kaunti lang din naman ang nakakalapit sa kanya dahil sa bilis ng tikbalang at ng alaga noong aso na makikitang tila sinusunda ng kidlat kung nasaan man iyon. Dahil ang asong iyon pala ay diwata ng kidlat. Kung kaya naman, palaging may makikitang kuryente na gumuguhit sa palibot ng katawan noon. Nagkukumpul-kumpula na ang mga aswang para makagawa ng matibay na depensa sa pagbangga sa kanila ni Lolo Ruben. Kaso hindi nila napapansin ang mabilis na pagdaan ng tikbalang sa kanilang likuran. Kung kaya naman, bago pa sila marating ni Lolo Ruben, ay nababasag na agad ang kanilang formation dahil sa tikbalang na nauna ng dumaan sa kanilang likuran na nagputol ng ulo ng ibang mga aswang sa bawat kumpul. Ayon pa kay Lolo Ike, na habang tumatagal si Lolo Ruben sa pakikipaglaban, ay tila nagiging kahalintulad na ng kanilang gabay na aso na dahil sa bilis ng pagkilos at pagtakbo, ay hindi niya na rin makita kung nasaan. Makikita niya na lang kapag may nagtatalsikan ng mga ulo at naghihiyawang mga aswang na natatapyasan ng braso o di kaya hita. Hanggang sa hindi nagtagal, ay naubos na nila ang lahat ng kasamahang aswang ng pinunong gabunan. Ipinahuli talaga nila ang pinuno. Pero nagtititigan pa lang sila at nag-aabang kung sino ang unang susugod, ay bigla na lang sumugod sa pinunong aswang ang asong diwata ng kidlat. Pero may angking bilis din ang aswang na iyon dahil nagawa nitong ilagan ang atake ng aso. Dahil doon ay ilang puno din sa unahan ang nabuwal nang tamaan ng asong iyon dahil sa paglampas. Sumipol naman agad ang gabay nilang kapre upang tawagin ang alaga niyang aso at sinabing, "Ipaubaya mo na sa mga kaibigan natin ang nilalang na iyan. Kumain ka na muna." Sabay abot ng isang nakabulagtang aswang na agad namang sinagpang ng aso at hinila sa likuran at doon na pinagfiestahan. Nagpalingon-lingon ang pinunong aswang na tila hinahanap niya kung nasaan si Lolo Ruben dahil hindi niya ito nakikita. Tanging si Lolo Ike, ang kapre at ang tikbalang lang ang magkakatabing nakatayo sa unahan. Bigla na noong ibinuka ang pakpak na nakapwestong pasugod kina Lolo Ike nang biglang lumitaw si Lolo Ruben sa likuran niya kasabay ng mabilis na pagtaga ng kanyang dalawang pakpak. Kaya imbes na lilipad iyon habang papasugod, ay napasubsob na lang sa unahan. Pero mabilis pa rin iyong bumangon at itinuloy ang pagsugod kay Lolo Ike. Si Lolo Ike naman ay nakaabang sa paglapit ng aswang. Noong makalapit na nga, ay kaliwat kanan ang kalmot na pinagagawa noon. Marami doon ang naiilagan at nasasalag ni Lolo Ike. Pero kahit tamaan siya, ay hindi naman tumatalab ang kalmot dahil sa mataas na antas ng baluti na pumuprotekta sa kanyang kabuuan. Minsan nga, ay mismong braso lang ang isinasangga ni Lolo Ike sa kuko ng kalaban dahil alam niyang kahit galos ay hindi siya tatablan. "Nasaan na ang pinagmamayabang ng pinunong aswang, ha? Hanggang dyan na lang ba ang kaya mo? Malas mo naman kung yan lang talaga dahil mapapadali na ang buhay mo. Kahit magdamag ka pang kumalmot ay hindi na yan iepekto sa amin." Wika pa ni Lolo Ike. Halata sa mukha ng pinunong aswang na desperado itong makapinsala. Kaso kahit anong gawin niya ay wala na talagang epekto. Bahagyang umatra si Lolo Ike, sabay mapwersang pagsipa sa sikmura noong malaking aswang.
kaya napatalsik ito paatras. Bago pa makalayo, ay hinambalos na ito agad ni Lolo Ike ng kanyang mahabang latigo na kumapit sa kaliwang braso. At buong pwersa niyang hinila na naging sanhi ng pagkaputol ng braso noon. Abot-abot naman ang palahaw ng pinunong gabunan. Pilit pa noon na bumabangon, kaya itinutukod ang kanang kamay para makatayo, na agad ding tinagpas ni Lolo Ruben, kaya napasubsub na talaga iyon sa lupa. Tila gustong pahirapan at lumpuhin ng dalawa ang pinunong aswang. Pilit na bumabangon ang pinunong aswang kahit paputol na ang kanyang dalawang braso. Pero hanggang pagluhod na lang ang kinaya at nagpatuloy na sa pagpalahaw na masakit sa tenga. Kaya nag-init palalo ang ulo ni Lolo Ruben sa boses noon at agad nag-usal ng dasal upang tawagin ang sumpa ng paulit-ulit na kamatayan para sa kaluluwa ng pinunong aswang. Matapos iyon maigawad sa aswang, ay agad na iyong tinapyasa ng ulo, sabay sabing, "Kahit subukan ka pang buhayin ng mga kasangga mo sa dilim, ay paulit-ulit ka ding papatay ng sumpang iyan, kaya wala ka ng takas, kahit saang panahon mo papiliting mabuhay." Tuluyan na ngang humandusay ang katawan noon sa lupa, at ilang saglit na yumanig ang kalupaan at hinigop ang katawan ng mga aswang. Matapos ang isang madugong labanan, ay nagpasalamat na sila sa kanilang mga gabay na tumulong sa kanila at sinabihang magpahinga na rin ng mabuti dahil hindi na magtatagal ang kanilang paglalakbay sa mundo ng mga engkanto. Tumango lang ang mga ito at sabay-sabay nang naglaho. Pansamantala po muna nating puputulin dito ang ikalawang yugto ng pakikipagsapalaran ni Lolo Ruben at Lolo Ike sa kanilang pagiging albularyo at mandirigma ng kabutihan. Magsama-sama po tayong muli sa part 3 ng yugtong ito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.